May 25 pa lang guys, nag-umpisa na siyang magbunot ng kanyang car or balalibo. Ayan. One day before mga anak ng ating mother do, guys, kitang-kita natin na balisang-balisa siya sa kanyang nest box. Guys, welcome back again to my YouTube channel. Guys, this morning nanganak na ang ating mother do. Ang pinakahihintay nating araw, pang 31 days, tsaka siya nanganak. Ito, ayan. Ayan ang anak ng ating mother do. Anim na healthy kids. Hi, gusto ka naman na. Mukha masungit. So ayan guys, today is May 28, 2020. Nanganak na ang ating mintay na si Mrs. Bunny. Siguro kanina madaling araw siya ng anak guys. Pagising namin ngayong umaga, ito meron na nga. 6 healthy kittens. Sana lahat mag-survive. Wala sanang mamatay. Saktong 31 days, dun siya nanganak. Due date niya kahapon, so yun na nga. Umabot ng 31 days ang kanyang panganganak. Guys, for me, para sa akin lang ha, mas magandang 5 to 6 lang ang magiging anak ng isang rabbit. Dahil mas madali niyang mapapadede at madali niyang malagahan lahat ang kanyang mga anak. Kasi pag 7 pataas, 'di ba? Minsan may namamatay. Hindi lahat nakakadede. So for me, mas gusto kong 5 to 6 lang ang nagiging anak talaga nila. Eh kung titingnan sa paanuan ng anak dahil nga kung binebenta natin, syempre mas maganda yung madami, 'di ba? Para mas madaming kita. Pero kung anuin mo naman sa kanilang kalagayan guys, mas gusto kong 5 to 6 lang talaga ang anak nila dahil para din kay Mother Bunny. Para hindi siya mahirapan mag-alaga. Yung ating mother do guys is nagbunot siya ng balahibo niya. Ayan, pansinin nyo. Balahibo niya yan. Buti yung sa ating mother do is nagbunot siya ng balahibo niya. Meron talaga kasing mga rabbit na hindi nagbubunot ng kanilang balahibo. Kaya naglalagay tayo ng pinatuyo ang dahon. Pwede yung dahon ng saging. Or guys, pwede din yung papel. Yung mga ibang kasama nating nagra-rabbit is papel ang nilalagay nila sa nest box. Pwede din naman yung papel para at least yung dugo, 'di ba? Pag nanganak yung mother do is may lalabas na dugo. Masipsip ng papel ang dugo. Importante kasi guys na meron silang pugaran katulad nito kagaya ng kanilang balahibo para mainitan ang ating mga baby kids. Kailangan nila 'yan lalo na pag bagong panganak sila. Guys, ano nga ba dapat nating iwasan? Pagka may bagong panganak na kids, guys, iwasan muna natin silang mahawakan. Or kung sakasakali man, guys, just in case na kailangan natin silang hawakan, halimbawa na punta sila dito, kailangan natin silang ilipat sa nest box, eh, hawakan muna natin si mother do. Ayan, katulad nito. Guys, kailangan hawakan muna natin si mother do bago natin hawakan ang mga kids. Para yung amoy
Eh, yung amoy ni Mother do is malipat sa kamay natin. Yan, mapunta sa kamay natin. Para makasigurado tayo, bago natin sila hawakan is hawakan muna natin si Mother do. Yan, katulad nyan, guys. Guys, pansinin nyo. Tingnan nyo yung buntot ni Mother do natin. Walang balahibo. Yan. Kasi guys, dito siya nagbunot ng balahibo niya na nilagay dito sa nest box. Ayan. Pansinin nyo. Karamihan guys, binubunot nila ang balahibo nila sa paa, sa kamay, or sa dibdib. O yan, katulad nga yan, siya sa buntot. Sa buntot siya nagbunot ng kanyang fur o balahibo. Ayan siya. Guys, si Mother do is kailangan niya ng gatas. So, ano ang pwede nating ipakain sa kanya para lumakas ang gatas niya? Pwede natin siyang pakainin ng malunggay leaves, guys. Kagaya nito. Meron tayong inner dry na malunggay leaves. Ito, guys. Pwede natin ibigay sa kanya. Para lumakas ang daloy ng gatas niya. Para mapadede niya ng maayos ang kanyang mga baby kids. Lagay lang natin yan sa kulungan niya. Kakainin din niya yan. Guys, 'di ba 'yung mga bagong panganak nating kids is walang balahibo? Ayan, 'di ba wala silang balahibo? Ayan. Mag-uumpisang tutubo ang kanilang fur or balahibo within 3 to 5 days. Ayan. 3 to 5 days is magkakaroon na sila or mag-uumpisa nang tutubo ang kanilang balahibo. Guys, eto, naka-chain po tayo ng mother do na nagpapadedi sa kanyang mga baby kids. Ayan. Ayan. Yung iba, sinasabi nila guys, parang hindi dumedede or nagpapadedi si mother do. Hindi guys, nagpapadedi talaga si mother do. Eh, madalas lang talaga is gabi or madaling araw, kaya hindi natin natichempuhan. Patulad ngayon, naka-chain po tayo na nagpapadedi siya. Pero, parang ngayon yung magpadedi, lumalayo siya pilit. Ayan. Guys, hindi naman lalaking ganyan ang mga baby kids kung hindi sila nabubusog sa kanilang mother do. Diba? So, kung inaakala nyo hindi nagpapadedi si mother do, nagpapadedi po si mother do. Ayun guys, thank you sa panonood. Sana nakatulong ulit ang aking video sa inyo. Sana guys, huwag niyong kalimutan mag-subscribe and don't forget to click the bell button para sa mga more updated video pa natin. Thank you guys!